Hi there! Magandang araw! Ako po muli, si Ruel Mendoza Tanyo. Ngayong araw ay may bago tayong pag-uusapan. At ang ating pag-uusapan ay nakakatulong at nakaka-relate tayong lahat. Dahil alam ko, lahat tayo ay gustong umasenso, di po ba? Okay, ngayong araw, hayaan nyo akong ilahad kung ano yung isinulat ko dito sa papel na ito. At aking ipapahayag kung ano man yung nais kong ipabatid sa inyo. But bago ang lahat, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito, mag-comment ka kung ano man yung naintindihan mo sa video na ito, at pinaka-importante sa akin na matulungan mo ako na aangatin tong channel na ito. Dahil gusto kong ma-pursue talaga na maging isang vlogger. I'm improving myself. And gusto kong ilahad kung ano man yung dapat kong i-share sa inyo. Dahil I believe I have this potential. Char! Okay, i-click nyo yung pulang button na makalagay subscribe. At gusto nyo bang updated kayo sa aking YouTube channel sa mga i-upload ko pa na videos? Don't forget na i-bell button mo na para lagi kang updated. Okay, ngayon, sisimulan na natin. Alam kong gusto mong maging isang successful na tao. Gusto mong umasenso. Sino nga ba ang hindi may gustong umasenso ang buhay? Lahat tayo ay gusto nating umasenso. Pero, paano ba? Ano ba yung dapat nating gawin upang umasenso tayo? Hanggang dito na lang ba tayo? Hanggang salitan lang ba? Hindi, may pag-asa pa. You can change your lifestyle at change it sa mga bagay na kung saan can lead you to success. Ang pagiging successful ay may sinusunod yan na ingredients o tamang recipe na kung saan makakatulong para maging isang successful na tao. Gusto natin maging successful dahil gusto natin na mabigyan ng magandang buhay ang ating sarili. Especially ating pamilya. At gusto nating mabili ang mga bagay na gusto nating bilhin. At most importantly, gusto tayo makatravel sa mga lugar na gusto nating puntahan. Pero paano nga ba? Ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung mga ingredients na dapat nating namnamin upang makapag-asenso ang ating buhay? Upang maging successful? So unang-una talaga, dapat tayo mag-invest. Baka iniisip mo na invest kinakailangan ng pera. No. May mga investment na kinakailangan lang ng presensya mo at hindi mga perang marami na kung saan kaya mong bilhin yung mga bagay na makapag-lead you to success. There's a way or factor na yung presensya mo lang ang kinakailangan, okay na. Makakatulong na yun para maging isang successful na tao. Kasi minsan, nasa mindset yan ng tao ang pagiging successful at kung paano aangat ang buhay. So, ang mga sekreto ng mga successful na tao, unang-una, sila yung mga early bird. Okay. Sila yung mga taong maagang magising. Example, if ang trabaho nila ay 7 a.m. So, gigising na sila ng 4 a.m. Kasi, tatapusin na yung task na ibinigay sa kanila. At kasi kapag maaga kang gumising, you can think clearly. At you can think directly kung ano yung dapat mong gawin, kung paano mo matapos ang mga bagay na yan. O, tatanungin kita, anong oras ka gumigising? Anong oras ka natutulog? At sa pagkagising mo, ano yung inuuna mong ginawa? Mag-cellphone o social media? Mostly ang mga successful na tao, hindi sila, ang oras nila, inilaan nila sa tamang paglaanan. Hindi sila nagbibigay oras sa mga bagay na kinakain yung oras nila. Kasi kapag social media, kasi mostly kinakain tayo. Kinukonsume na ng social media yung time natin na kung saan dapat
pinaglaanan natin sa mga bagay na makakatulong sa atin. Maka-earn tayo, maka-think tayo kung ano yung best way on how to become a successful individual. Baka ito yung isa sa mga factor na hindi ka maging successful dahil mas inuna mo pa yung pag-social media kaysa sa mga task na ibinigay sa'yo na makakatulong sana sa paglago ng buhay mo. Okay, if yan ang mga bagay na nakakain sa pagbigay mo sana sa panahon mo sa mga nakakatulong sa iyo pag pagiging successful. So, lessen using social media. Okay? 'Di ba? Kapag yung may sinasabing early bird catches the worm. 'Di ba? So, kapag mauna ka, marami kang mga tasks na matapos, marami kang mga advantage na makuha, ganun. So, pangalawa, learn through reading, observing, and evaluating. Ito, napaka-importante. Because a successful individual, hindi lang sila nagsastop or naging stagnant sa mga bagay na kinasanayan na nila. They really discover everything that can help themselves to become a successful individual. At aasenso sila. Kasi when you are going to really continuously learn about something, lalo na na kapag magbabasa ka, mag-observe ka kung ano yung dapat mong makuha sa observation mo na kung saan it can helps you to lead to success. And also, pag i-evaluate, ito, napakaganda kapag mag-evaluate ka kung ano yung mga bagay na hindi na beneficial sa pag-lead mo sa success, i-remove mo na. Ayun. Kasi kapag mag-ano ka, gusto mo ng success, learn how to evaluate those beneficial things and unbeneficial things so that you can remove those unbeneficial and you can prune those beneficial things so that you can bear fruits or so that you can be a successful individual. Pero di ba, mostly ang mga successful na tao ay nagbabasa yan sila. Mostly mga successful na tao, they can read 5 books in a day. Pero tayo, kaya ba natin isang page? Parang mostly sa atin, hindi gusto magbasa kasi sleepy. Ano, nakakaantok siya. But, you must do it, okay? If you wanted to become a successful or gusto mong umasenso, try in a little things, okay? Magbasa ka in a 15 minutes muna, 10 minutes muna, hanggang makatapos ka na ng isang libro sa isang araw. Ganon. If you want, then there's a lot of ways. Maraming paraan. Kung hindi mo na gusto, marami kang dahilan. Diba? So, kung gusto mong maging isang successful or asenso yung buhay mo, mag-exercise ka para healthy yung life mo. Kasi when you have a healthy life, you can think clearly, you can do something na kung saan mag-healthy ka, okay? Dahil hindi naman makakapag-create ng successful thingy if you are unwell, okay? So, next to it is, ang mga successful na tao, they are so grateful, okay? Mga taong successful, napaka-grateful nila. Mapasalamatin sila sa Diyos, mapasalamatin sila sa mga tao, sa co-workers, sa boss, sa mga lahat. Dahil pagiging grateful sa bagay, isa rin yan sa napabibigayin ba ng good aura ng iyong sarili. Dahil marunong kang magpasalamat, marunong kang makontento sa mga bagay na meron ka. At hindi ka nang nag-stop sa pagiging grateful, naging thankful ka pa. Kasi when you are thankful to everyone or to God, parang ang sarap sa feeling eh. And it can give you yung last natin na thought, na positive mindset. Okay, because if you have positive mindset na if you really possess
that positivity in your mind, then it will really result into a positive result. Na kung saan, aasenso ka kapag sinunod mo yung mga bagay na yon. Kasi minsan, ang problema ay nasa atin lamang. Hindi tayo umaasenso dahil yung mga lifestyle natin ay mali. Hindi naman siya mali in a way. Hindi lang ayon sa recipe ng success. Dahil gusto natin, di ba? Gusto natin namnamin ang sarap ng pagiging success. Dahil, example, when you achieve something, dahil lang sa ginagawa mong pag-evaluate kung ano yung mga bagay na nakatulong sa'yo sa pagiging successful. Di ba ang sarap na may nakita kang pagbabago sa buhay mo? Example, last 2018, I am a Facebook ranter, Facebook memes maker. Yun. So, my brother tells me, kaya mong umasenso when you're going to use your potential. Kasi yung potential mo, you have the potential to really maano mo yung mahook mo yung interest ng tao. So why not go to something or use that potential to earn money, use that potential na it can really give you pag-angat or pag-asenso. So ayun, ginamit ko at marami talaga akong binago. At ito yung mga sinabi ko kanina, nakakatulong talaga yon makalid sa success. Mula 2018, 19, 20, 2021, naging isa akong top seller sa isang real estate company. Na kung saan, hindi ito yung primary career na gusto ko, pero I invest my time. I put that thing na sinasabi ko kanina, and really, it's very effective talaga. Na kung saan, may mga, kapag maging successful ka sa mga bagay, makukuha mo yung gusto mong makuha, mabibili mo yung gusto mong bilhin. And I'm so grateful na my brother tells me kung ano yung potential ko and magamit ko yun sa success. And right now, maraming talagang mga bunga sa aking pagiging successful. And if you have a positive mindset din, na tamang mindset ba sa pag-angat, gusto pag-angat, then makuha mo yung tamang ingredients and I believe na maging successful ka. Use your potential na para aangat ka, aasenso ka. And huwag kang mag-believe na wala kang potential. All of us has unique potential. But yun lang ang ano natin, hindi natin ini-enhance, hindi natin fini-figure out, hindi natin pinapalabas dahil parang nahiya tayo or parang kulang tayo sa confident. So kinakailangan we have to really showcase our endowment to everyone. At sana yung may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo, kindly like this video, mag-comment ka, subscribe mo ako, at see you sa aking next video. Bye-bye!